So magandang araw ka po rin sa video na ito, atin pong ibibigay ang atin pong updated po na top 10 free agent kabola. Kasi nga po, linabas na po nila ano, yung kanila pong mga roosters. Ito pong 12 teams po sa PBA kasi malapit-lapit na talaga. Ito pong paparating na season and I think we have a very exciting season po na paparating kabola. Medyo hindi klaro ano yung current po na power ranking nitong mga teams po na ito. So may hindi pa na-subscribe kabola, pakipindot naman po yung subscription button. Pero of course, before tayo pumunta dun sa mismong ranking kabola, ibigay ko lang naman po itong ating pong mga comments. So usapang comments muna tayo dun po sa post natin. Again, regarding TNT, sino ang dapat trade target kabalik ni Pugoy? Sabi dito, ang fair trade is Mikey is equals to Perez, Mikey plus Optan is equal to tayo 2 Perez, Mikey RM daw 2NC. So Manuel, actually lahat naman po ng ano nilabas yun dito, medyo okay naman. Pero I do not really think na yung Mikey Perez, siguro trade value wise pwede mo sabihin fair, pero I think clearly dyan na panalo po ang TNT. Because nga yun, diba, sobrang malaking issue si Mikey, madami siyang problema po na nilalabas kabola. And of course si Perez hindi po siya ganun kabola. Then malotas din ang TNT ang problema. So let us see, diba, they always does naman, 2 times nangyari at nasolve naman po nila kabola. Now ito na nga po yung atin pong top 10 po na free agent. Number 10 natin will be Kelly Nabong kabola. I still believe that he is capable of playing the PBA, pero hindi na naman po na-line up si Kelly Nabong. I think this is already a sign na maybe either he is decided to retire or talagang na-shadow ban na siya, no? Dito po sa PBA, kumbaga nagkaroon ng gentleman's agreement na hindi na po siya papepermahin. Or pwede rin talagang wala pong interesado po na kumuha sa kanya kasi nga po sobrang sakit po siya ng ulo. Number 9 natin, John Lloyd Clemente. I'm a big believer of this boy kabola. Yes, I know, di ba, yung athleticism niya, maybe it's not enough, pero skill-wise, I'm a believer of what he did kabola in NU, of how good of a team player po siya kabola. So tignan natin, maybe kailangan niya munang pagandahin po yung kanya pong pangalan sa ibang liga. Number 8 natin, Alex Cabagnot. So Terra Firma decided to cut him, basically, to let go of him, which is for me, that's a bad image, diba? Knowing that you are cut by the worst team in the PBA. Pero overall, I think Cabagnot still capable, especially kung naghanap ng mentor po ang yung favorite team. Number 7 natin, JR Kinyan. So ito talaga, hindi na pinapirma, no? So naglalaro na lang po sa ibang liga. Maybe same case with ito nga pong si Nabong. Diba? Meron nang usapan or gentleman's agreement yung mga teams na hindi na siya papabalakin po sa PBA. Pwede pong ganun, or simply wala nang may gusto kasi may katandaan na rin naman po. Pero overall, last playing year niya po dito, actually okay pa siya eh. He's still a positive player. Number 6 natin, Arwin Santos. Ito naman, very clearly, nung napapanood natin na talagang tinatalo na po siya ng kanya pong edad kabola. Pero we're still trying, and of course, he's still a very unique player. Again, he could be a good mentor sa mga young forwards, young big man out there kabola. Number 5 natin will be Chris Porter. Ito yung medyo hindi na pag-uusapan na wala sa lineup. So hindi ko rin sure kung bakit wala siya sa lineup, baka injured lang. Pero pwede rin kasi talagang nakat na siya kasi nga sobrang dami pong rookies na pinaperma po ng Converge kabola. Porter should be a very interesting target for a lot of teams kasi has a modern skill set, although may problema talaga siya sa injury. Pero regardless, sa mga nakita po natin, the guy can shoot kabola and hindi rin naman siya ganun kadali pong itulak sa loob. So capable siya on both ends. Number 4 natin, Joseph Gabaini kabola. A big man out of nowhere who decided po to play in the MPBL kabola. I think he just wants to play for a real team. Tingnan natin kung may persa niya po yung sarili niya to trade into a real team kabola. Pwede pang ganun kasi yung rights niya nasa Terra Firma pa rin. Pero malamang pwede mong kausapin dyan ng Terra Firma, di ba? Just a simple trade and you can already get Gabaini. Number 3 natin, Roy Sumang. Same case po with Gabaini. He decided suddenly po na magbalik MPBL muna. I think he's also trying to push himself to a much better position or much better contract siguro kabola. Pero sayang ito, no? He is a very credible point guard for them kabola. He was doing well and now nawalang bolik, pero pabalik ng bolik. Pero overall pa rin still, Sumang should be in the PBA. Ganun po kaganda yung talent niya. So nakapanghinayin kung wala po siya sa PBA. Number 2 natin, Enzo Serrano. Ayan, another guy who decided to go to the MPBL. Ito naman with his connection po to Pampanga Governor Delta Pineda. So in short, malaking chance po na sa Converge pa rin po yung bagsak niya. Pero mukhang tatapusin lang siguro itong MPBL playoffs. Ganun po siguro mangyayari. Then maybe a trade will happen
with Phoenix. Pero for the other teams, they can also try to get him, Cabola. And then number one natin, and of course, sasabi natin pangalan kanina, Robert Bolick, di ba? Because of the pregnancy of his wife, nag-decide po siyang bumalik po dito sa Bansa Cabola. And I think it is a big chance na bumalik po siya sa BBA. Pero I doubt na it will be with Northport, even though Northport actually needs him. Kasi nga, nung nawala siya, sobrang laki po ng butas dun sa kanilang point guard position. Pero knowing what he wants, Cabola, I do not think he... Gusto pa niyang bumalik po na sobrang laki po ng kanyang binubuhat, Cabola. Kabola, sa palagay mo, saan dapat po maglaro itong si Bolick? Comment na po sa baba.